So guys, ito po ang nauusong kisame ngayon. So makikita po natin, meron na po kagad siyang design. Iba't ibang klase po ito, makakapamili ka. Ang kagandahan dito, mas mura na at hindi ka na magpapapintura. So ito po ang ating pag-uusapan at topic ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Sir BJ from Coronadal City, South Cotabato. So ito nga po, makikita natin yung finishing ng kanilang kisame at napakaganda nga po. Ikukumpara natin ito sa pagpapagawa ng Hardiflex. Pero ito po yung kanilang bahay. Ito po ang ating pag-uusapan dahil ibinahagi sa atin ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. Para maihatid din sa inyo at mailathala para mapagkumparahan nyo rin sa inyong pagpapagawa ng bahay. Lalo na sa ngayong taon na ito. Kitang-kita po natin ang resulta nito ay talagang napakaganda dahil ito po ay 35 days lamang po ito ginawa. Ito nga po ay makikita natin by full video house tour na kung gaano kaganda yung finishing ng kisame. At yan nga ay idedetalye natin sa inyo kung anong klase ito at makikita nyo rin po ito sa inyong hardware dyan sa inyong lugar. So ito po, pag-usapan at talakayin na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Sir BJ, na ang sukat po ng bahay na ito ay 8 meters by 11.4 meters. Yan, medyo malaki-laki rin po ito at kinonvert na nga natin ito by the feet at lumalabas na 26.6 feet by 38 feet. In total of 92 square meters almost. At ito po ay meron tatlong kwarto, dalawang toilet and bath, kitchen and dining area, at maluwang na sala. So yan nga po ang ating sisaya sa atin ngayon dahil ibinahagi nga sa atin ang bawat detalye ng mga hollow blocks, simento, bakal, buhangin, lalong-lalo na yung pagpapagawa niya ng kisame ng bagong design or bagong nauuso ngayon. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So unahin po muna natin itong color roof and steel trusses. So ayon po sa details ni Sir BJ, dito po ay gumamit sila ng color roof long span rib type. And then sa trusses naman po, ay gumamit siya dito ng mga C-par lins at ilang tubular at meron din po siyang ginamit na mga angle bar. And then guys, lahat po nito sa kanyang estimate ang kabuang nagastos daw po niya dito sa pagpapagawa lang ng color roof and steel trusses ay umabot na po ng 110,000 pesos. Sa ganito pong kaluwang na bahay na 92 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. So ito po, ilista niyo po ang bawat detalye na sasabihin natin na para po mapagkumparahan nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay kung ganito rin kalaki ang inyong ipagagawa. Lalong-lalo na yung gastos dito sa pagpapagawa ng kisame, ikumpara nyo po sa pinagawa nyong Hardiflex. So ito po, ituloy po natin. Dito naman tayo sa structural, sa mga simento, bakal, at buhangin, at hollow blocks. So ayon po sa details ni Sir BJ, sa mga CHB or hollow blocks po, ay umabot po ng 3,500 piraso. Kabuuan ng bahay na yan, kasama na po ang septic tank. So 92 square meters po yan na may tatlong kwarto. So marami po siyang division. And then sa mga simento naman po, estimated 500 pirasong bag na simento po ang nagamit dito. So marami rin din pong simento yon dahil nga po ito hindi itinipid at sinigurado na matibay. At nakita po naman natin, starting ng layout pa lang ay nauna po ang poste na itinayo. Indikasyon po na talaga ito ay sinunod sa tamang proseso ng paggawa at matatag ang pagkapundasyon niya. Tuloy po tayo, and about po dito sa mga bakal ay 12mm at 10mm po ang ginamit. So ayon kay Sir BJ, sa 12mm po ay nakabili siya dito ng 150 piraso. And then sa 10mm naman ay umabot po ng 300 pirasong bakal. Kaya lahat po dito sa 12mm at 10mm ay umabot po ng 450 pieces na bakal ang kanyang nagamit dito sa kabuuan ng bahay. And about naman guys sa mga buhangin, ayon kay Sir BJ ay nakapagpa-deliver siya dito ng 25 cubic. And then sa mga bato at graba naman na halo, ito po ay 20 cubic lahat-lahat kabuuan. So ayan po ang about sa structural na binigay sa atin na detalye ni Sir BJ sa pagpapagawa niya ng bahay na ganitong sukat na 92 square meters na meron tatlong kwarto at dalawang CR. And then guys, ayan nga sa puntong ito nakita natin, maayos na at meron na nga pong pintuan, panel door, hamba, at meron na rin pong mga sliding window. So ito po, pag-usapan natin at binahagi din sa atin ni Sir BJ ang detalye nito. So guys, dito muna tayo sa mga sliding windows. Ayon kay Sir BJ, dito sa kabuuan ng bahay ay 7 pirasong sliding windows na mga standard size. At ito po, kabuuan, 2,600 pesos ang bawat isa ayon kay Sir BJ. At ito po ay assorted sizes. At nagkakahalaga ito ng 18,200 pesos sa mga sliding windows pa lang ng buong bahay. And about naman sa mga pintuan. So meron po siyang 5 pintuan with hamba na po and panel doors.
At guys, kabuuan po nito ay nagkakahalaga ng 30,800 pesos. Ayon po kay Sir BJ. And then ito na nga, yung kisame, nakikita po natin. Yan po ay PVC panel. So yan po ang nauusong kisame ngayon. Nakagandahan nga dito ay hindi ka na magpipintura, mag-skim coat. At ito po ay ready design na po siya. Baka kapili po kayo, merong wooden design, plain, white, blue. Meron po siyang mga iba't ibang klaseng design. So ito po mapagkukumparahan natin kung ano nga ba ang mas mahal at mas mura, yung PVC panel na nauuso ngayon or yung hard flex. So ang kagandahan nga raw po dito sa PVC, hindi natin maiiwasan na may taga sa bubong, minsan nakakasira po sa hard flex. So ito po, papakita po natin kung magkano ang nagastos dito ni Sir Billy about dito sa pagpapagawa ng kisame niya with PVC panel design. So ayan po, makikita natin. Ang ginamit po na frame dito sa kanilang kisame ay metal faring. Yan po ang mga ginamit dyan. C-channel or C-carrying channel. At ito na nga po ang kabuuan. At yung pinaka-kisame niya ay PVC panel na wooden type po ang kanyang napili. So inuulit natin, iba't ibang klaseng design po yan. So lahat po yan ayon kay Sir. Ang kabuuan po niyang nagastos daw dito sa kanyang pagpapagawa ng kisame ay umabot po dito sa kanilang metal faring at ibang mga kagamitan ay 14,800 pesos. Yan, sa kabuuan ng bahay na yan, ha, medyo malaki rin po ang bahay na to. And then dito po sa PVC ceiling panel, worth of materials ay umabot po ng 37,000 pesos. Kaya lahat po kabuuan kasama na ang metal faring, sa mga kisame ay umabot po ito ng 51,800 pesos sa pagpapagawa niya ng ceiling na PVC ang ginamit. Pero metal faring din po yung frame. So yan po, kumpara nyo po sa inyong pagpapagawa ng bahay. At eto nga po, pasukin natin yung loob, yung kabuuang nalagyan ng kisame, at makikita natin ay maaliwalas naman po. At eto nga, 51,800 kabuuan ang kanyang nagastos. So ito po yung sala hanggang kusina. Ayan, nakita nyo po yung PVC panel niya. Plain pa rin po, wala pa po yung kanilang pinaka-design na pinaka-cove ceiling. So maaaring pwede po yung optional na lagyan ng ganyan. Kagaya po nung makikita natin sa kwarto is napakaganda po nung combination niya. So ayan, meron na po kabuuan ng bahay. Ayan, puro PVC panel po yan. Ang ganda po. Instead na magpipintura ka pa, mag-i-skip coat, eh ito, ready finish na. So ayan po. Puro PVC panel po ang kanyang ginamit dito. And then ayan, nakita natin yung mga panel door. Nakakabit na rin po. At yung kanyang wall is rough finish pa lang, ready for skim coat for finishing ito. So ayan po yung mga sliding windows. And then ito po yung sa room niya, PVC rin po yan. So ito po yung may design na cove ceiling. Tingnan po natin yung nandito sa kwarto mismo. So bali tatlong kwarto po ito. Ayan, malaki-laking bahay po ito, 92 square meters. Meron pong dalawang CR. So ito po yung isa. Ayan, so malalaman natin kung magkano na nga ba ang kabuuang nagastos dito ni Sir BJ, labor and material, sa ganitong katayuan. Sa ngayon po ay hindi pa po siya fully finished, wala pang flooring. Ito po yung nakikitang video natin ito, ito po yung latest. So ito po yung video niya dito sa PVC ceiling with cove ceiling design with combination na white color. Ayan o, ang ganda. So ang tanong, magkano na nga ba ang kabuuang nagastos dito ni Sir BJ? So ayon po kay Sir BJ, lahat po ng ito sa kanyang estimation, labor and materials, ay umabot na po ito ng 900,000 pesos.